Magandang araw po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga nakikinig ngayon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ipagpatuloy natin ang karanasan ni TC. Noong dahan-dahan itong humakbang patungo sa loob ng bahay ay merong humila sa kanya. Agad naman niyang tinakpan ang bibig ni TC para hindi ito makagawa ng ingay. Saan ka pupunta? Huwag ka nang pabalik roon. Delikado na kapag bumalik ka pa sa loob. Minda, anong ginagawa mo rito? Alam mo na ba tungkol kay Ruseng? Oo, bago ko lang din nalaman. Noong isang araw bumaba ako, ay nakita ko si Ruseng at ang kanyang mga kasamahan. Nagulat ako sa aking nakita noon at hindi ako makapaniwala na isa siyang aswang. Kaya delikado na tayo rito. Sige na, umalis na tayo rito bago pa malaman ni Ruseng na nakatakas tayo. Pero paano yung amo natin at yung bata? Kailangan natin silang iligtas. Hindi natin sila pwedeng iwan rito. Wika ko pa noon kay Minda, Miss Selena. Mamaya na tayo mag-usap. Lumayo muna tayo rito ngayon na. Halika na. Noong mga oras na yun, Miss Selena, ay hinila ako ni Minda papalayo sa bahay na iyon. Nagtungo kami sa kagubatan at doon kami nagtago. Dito muna tayo magpalipas ng gabi, Tisi. Dahil baka makasalubong pa natin ang mga kasamahan ni Ruseng. Tiyak na hindi nila tayo bubuhayin kapag nakita nila tayo. Wika pa noon ni Minda sa akin, Miss Selena. Pero nag-alala ako, Minda. Sigurado ako sa mga oras na yun ay alam na ni Ruseng na wala na tayo sa bahay. Matiyak na hahanapin tayo ng mga yun. Paano kapag matuntun tayo rito? Ano ang ating panlaban sa kanila? Yun ba ang inaalala mo? Tignan mo itong dala ko. Wika pa noon ni Minda, nasabay bukas sa kanyang dalang bag. May dala akong mga asin at bawang at huwag kang mag-alala. Pwede natin itong maging panlaban. Pinaghahandaan ko na to noong lumabas ka ng kwarto. Ay dali-dali akong nagtungo sa kusina. At pagkatapos nun, ay sinunda na kita sa labas. Dahil alam ko, nasundan mo si Ruseng. Tumahimik ka muna, Minda. Parang may naririnig ako. Naririnig mo yun? Parang may pagaspas ng pakpak. Oo, naririnig ko, Tisi. Dito tayo, magtago pa tayo sa ilalim. Nagtago kami nun sa ilalim ng puno. At pinakiramdaman namin ng maigi ang paligid. Subalit bigla na lang tumahimik ni Selena. At wala na kaming naririnig na pagaspas ng pakpak. Minda, baka nakalayo na sila. Huwag ka munang maingay dyan. Sigurado akong nandyan pa sila sa paligid. Uwi ka pa noon ni Minda na agad ko naman itong tinanguan. Subalit sa hindi namin inaasahan ay may dalawang aso na nakatayo sa aming likuran. Noong paglingon namin sa aming likuran, ay nakita namin ang kanilang mga mata na nagbabaga na ito. Walang ano-ano, ay biglang tumalon ang isang aso sa harapan ni Minda. Umaangil ito habang nakatingin sa amin. Alam ko na kung sino ka, at alam na rin namin ang pinaplano niyo. Hindi kayo magtatagumpay. Pipigilan namin kayo. Wika pa noon ni Minda sa mga nilalang at walang ano-ano ay sinabuyan niya ito sa kanyang dalang asin at mga bawang. Subalit biglang lumundag sa kanya ang aso at kinagat ang kanyang leeg. Agad ko namang hinampalos ang nilalang sa aking dalang kahoy. Subalit wala lang ito sa kanya, Miss Selena. At hindi nagtagal ay agad nitong nilantakan ang katawan ni Minda. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ng aking kasama noon. Minda, patawarin mo ko. Wala akong nagawa. Kung kaya't nung mga oras na yun, Miss Selena, ay pumalipas ako ng takbo papalayo sa kanila. Hindi ko alam kung tama ba yung dinadaanan ko. Subalit nagpatuloy pa rin ako sa aking pagtakbo.
Kahit nagkasugat-sugat na ang aking katawan dahil sa aking mga dinadaanan ng mga sanga, ay hindi ko na iyon ininda pa. Ang mahalaga ay makaalis na ako roon. Nalulungkot ako sa sinapit ng aking kasama, subalit wala akong pagpipilian dahil kailangan ko nang tumakas. Dahil sigurado ako na ako na naman ang isunod ng mga iyon. Habang nagpatuloy ako sa aking pagtakbo, ay naaninag ko ang isang bahay. Bakit bumalik ako rito? Bahay to ng amo ko ah. Hindi pwede to. Baka maabutan ako ng mga aswang na yun. Pero teka, baka nandyan pa sa loob ang amo ko at ang kanyang anak. Kailangan ko rin silang balaan. Wika ko pa noon sa aking sarili, Miss Selena. Walang ano-ano ay dali-dali akong nagtungo sa loob ng bahay. Agad akong nagpunta sa kwarto ng aking amo. Subalit pagdating ko roon ay wala na sila. Saan kaya sila nagpunta? Noong mga panahong iyon, Miss Selena, ay nagkagulo na ang mga gamit sa loob ng bahay. Kaya iniisip ko noon na baka alam na ng amo ko tungkol sa pakay ni Rosing. Kaya dali-dali ko silang hinanap sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay meron akong naririnig na umiiyak. Si Jacob yun ah. Noong narinig ko ang iyak ni Jacob, ay dahan-dahan kong sinundan ang kanyang boses para matuntun ko ang kanilang kinaruroonan. Sa kabutihang palad ay natuntun ko sila, subalit merong nagpabantay. Nasa loob sila ng isang silid na hindi na ginagamit. Anong gagawin ko ngayon? Paano ko sila matutulungan? Wika ko pa noon sa aking sarili habang iniisip kung ano ang dapat kong gawin. At maya-maya pa ay may biglang dumating. At hindi ako nagkakamali, si Rosing iyon at isang lalaki. Natitiyak ko na sila yung sumugod sa amin kanina. Kung kaya't dali-dali akong nagtago sa ilalim ng malaking upuan, siguradong hindi nila ako makikita dahil madilim naman sa parting iyon. Rinig na rinig ko ang iyak ni Jacob, at habang ang kanyang mga magulang naman ay humihingi ng tulong. Nakatali ang kanila mga paa at kamay kaya hindi ito makatakas. Maya-maya pa ay may dalawa pang lalaking dumating. Madudungis ang kanilang mga damit at mahahaba ang kanilang mga buhok. Sino naman ang mga yun? Sa mga oras na yun, Miss Selena, ay mas lalo akong nanginginig sa takot dahil hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Subalit nung napailing ako sa ilalim ng upuan, ay meron akong nakitang itak.